Good day, mga tropa, pi. Wala ba kumuta? Exam. Ang galing mo kung meron eh. Hindi mo alam. Producing ko lang. Good day, mga tropa, pi. So, for today's vlog ay ito yung tinatanong ng karamihan sa mga subscriber natin. Paano raw patabain or pakapalin yung mga papi natin? So, ngayon, i-share ko sa inyo experience ko. Pero bago yan, papaliguan muna natin si Tyler. Kasi, tag-ulan ngayon, bumabagyo. Tignan nyo yung ano nyo, ano, kulot-kulot. Yung kanyang coat. Ito mahirap i-maintain eh. Mahilig kasi tumaligo sa ulan. Eh pag nabasa, nagkakaganyan. Kaya paliguan muna natin. Tapos o nga pala, yung mga tropa pin natin dyan, kung nasan man kayo, ingat kayo kasi medyo malakas yung bagyo. So ako ngayon medyo na-delay din ako mag-upload kasi laging brown out. Hindi ako makapag-edit. So ayun, paliguan ko muna ito, mabilisan lang. And then mamaya, pag-usapan natin ano ba yung mga ginawa ko or mga experience ko kung paano ko napakapal or napataba si Tyler. At yung mga ibang Belgian ko, si Athena, kung paano ko sila napakapal. Okay, let's go. Makapal na to. So yan yung, tamo yung ano, coat niya. Baka sabihin nyo, sa coat lang yan nagpapakapal eh. Pero makapal na to, guys. So, solid na yung katawan niya, no? 6 months old. Siberian Husky. Dati kasi, sobrang payat na to. Lalo na pag nabasa yung coat niya, walang kalaman-laman ang nipis. Ngayon, no? Makakapal na, oh. Pakita mo yung top view niya, yung dito sa taas. Ayan o. Oh, kapal na o. Diba? Solid na katawan yan. Itong ginagamit ko dito kay Tyler, Madre Cacao to mga paps, no? Hindi nga lang masyadong mabula to, pero okay naman, hiyang naman kay Tyler tong Madre Cacao. Kasi simula nung binigay sa akin to ni Halo-Halo Adventure, ni Sir Joel, Madre Cacao na talaga yung ginagamit na to. Eh, alam niyo naman, ang coat ng mga husky, medyo sensitive talaga sila. Pangit din yung palit ng shampoo. So ako, kung hiyang naman tong Madre Cacao, ito na yung ginagamit ko. Kailangan pogi si Tyler para pa naglakad kami. Ano? Makyutan sa kanya yung mga chicks. Joke lang. Guys, gamit ko nga pala oh, yung ano, Phoenix Choker. Oh. 17 inches to. Oh, ayan o. Oh. 304 stainless. Kahit paliguan ko yan, hindi ka nakalawang yan. Yan na rin ang ginagamit ko sa kanya. Tapos, nakakabit lang yan. Then, kapag iuwo ko, yan ang ginagamit ko. Paligo, yan din. Hindi naman kasi kinakalawang yan eh. Kaya bilhin na kayo ng choker na binibenta ko mga tropa pi. Available na yung Shopee natin. Lagay ko yung link sa baba. Okay? Tyler! Mukhang basahan pa eh oh. Mamaya tingnan niya maganda na yung pag natuyo. Kaso umuulan oh. Medyo mahirap tumapatuyo. Yan. Pogi na. Mana kay Papa. Mana kay Daddy Popsnicks. Pogi na si Tyler, oh. Oh. Diba? Tingin ang pogi. Uy. Oh, pogi na, oh. Oh. Tingin kung pogi. Tingin muna kung pogi. Pakiyot. Uy. Alright, mga tropa P. So, pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga ginawa ko or mga na-experience ko dito sa topic na to. Kung paano ko nga ba napakapal yung mga aso ko, kagaya ni Athena, ni Chelsea, ni Tyler, at ni Bella. So, unang-una guys ha, ito. Sa mga Belgian Malinois owners po dyan, for example, meron kayong bagong kuha na tuta. Don't expect na yung in-expect nyong makapal yan, mataba yan. Kasi po, ang Belgian Malinois, kapag tuta pa yan, lalo na pag tuta ha, talagang medyo payat po yan. Usually, labas talaga minsan yung ribs nyan, isa or dalawa. Pero yung iba naman, lalo na yung mga import line, syempre kahit tuta pa lang yan, eh maganda na yan kasi makakapal yung mga bones, malapad na yung chest, ba? Diba? Maganda na agad yung muka. Makikita mong payat ang aso kapag tinignan mo yung top view niya, tinignan mo siya sa taas, na labas na talaga yung hip bones sa bandang baba dito sa hips. Diyan mo malalaman kung talagang payat na. So, meron kasing subscriber na nag-message sa akin. Parang mga iilan din, mga hindi lang isa to, ah, medyo madami din. Nagsisend sila ng picture nung papi nila na bagong kuha nila. Sabihin nila, Pops, kasi yung papi ko mapayat, ganyan. Ano bang pwedeng pakain? Ano bang pwedeng vitamins? Anong pwedeng gawin? So, ngayon po, sasagutin natin yan.
Pero nung nakita ko yung papi niya, hindi naman ganun kapayat. Kumbaga, sakto lang. Sa una po talaga ang Belgian, hindi talaga sila ganun kataba. Usually, gumaganda ang Belgian 1 year above or 1 year and a half. Diyan lalaki yung ulo, diyan kakapal yung chest, diyan mag-develop yung talagang kulay niya, yung ganda, at yung kapal. Si Athena po, medyo ano rin yan, medyo mapayat din siya dati nung bagong kuha ko. So, after mga 1 month sa akin, yan, makikita mo unti-unti ng kumakapal yung katawan niya, yung paa niya. So, sabi ko nga, trust the genes, di ba? Hindi naman porket medyo mapayat yung aso nang kinuha mo, eh, ganyan na yan. Kahit naman si Bella, medyo payat din. Pero sabi ko nga lagi, trust the genes. And andito yung mga tips na sasabihin ko sa inyo based on my experience. I-share ko po sa inyo mga tropa P. So, start na tayo ngayon. Tip number 1. Pagkakuha nyo pa lang ng tuta, so usually 2 months yan to 4 months. Hindi pa tapos ang vaccine yan. Kadalasan syempre, hindi pa fully vaccinated kasi minsan nakakakuha tayo ng tuta. 45 days, 2 months, 3 months, dyan naglalaro yan eh. So, i-check nyo mabuti yung vaccine niya tsaka yung deworm, no? Kung talagang updated ba to. Meron akong kilala, nakabili ng tuta. So, nagtaka ako. Sabi ko, bakit 4 months na, 2 vaccines pa lang? Tinignan ko yung health card. Then, nakita ko, 2 vaccine lang yung meron siya. And, 1 month ago na yung 2 vaccines. Ang nag-inject lang, yung mismong nagbenta. So, ayun, expired din yun. Wala rin silbi yung 2 vaccine yung nauna. Back to 0 tuloy ngayon yung tuta. So, i-double check nyo lagi yung mga vaccines. Tsaka, syempre, yung deworm. Pag nakita nyo yung aso nyo dumating, medyo payat, medyo bloated yung kanyang chan, i-deworm nyo na yan, no? Kahit sabihin nung may-ari na na-deworm nyo na, pwede namang i-deworm. Minimum 2 weeks, pwede ka na ulit mag-deworm. Wala namang kaso kung mag-deworm ka ulit. Okay? So yun, check nyo lang lagi yung deworm tsaka vaccine. Number 1 tip. Tip number 2. Hanapin nyo yung dog food na term na hiyang, no? Hiyang. Ayan, hiyang sa aso nyo. Ganito kasi mga paps. Yung last vlog ko, diniscuss ko yung top breed. Yan, top breed. So, may isang subscriber na nag-comment. Hindi ko na lang masyadong maalala. Hindi ko na maalala kung anong pangalan niya eh. Or hindi ko na mahanap yung comment. Ang sabi niya sa akin, ano raw, wag daw magpakain ng basta-bastang dog food sa mga aso natin. Tignan natin yung ingredients, kung ano ba, kung saan ba composed of yung dog food. Kung ano yung mga laman niya, kung meron ba siyang beef, or meron ba siyang chicken, or merong lamb, rice, something. Na huwag pakain ng pakain na porkit hindi mura yung dog food, eh yun na yung gagamitin natin. Yan, agree po ako. Salamat sa pag-comment, sir. Yan, kung sino man si sir, nakalimutan ko lang talaga yung pangalan niya. Dahil matagal na kasi yung comment na yun, naalala ko lang. Siyempre ako, nag-try din ako sa mga aso ko ng mga dog food na medyo magandang quality, mas may presyo, tapos mas maganda yung mga content or yung mga ingredients niya. Kaso lang, experience ko dito kay Tyler ha, wala po ako ipopromote na dog food dito ba? Walang sponsor na dog food dito. Okay, ganito. Si Tyler po kasi, yung aking husky, nung binigay sa akin niya ni Sir Joel, 3 months old or 3 and a half I think. Mga 3 months, mga ganon. Ang ganda ni Tyler, ang ganda ng coat, ang ganda ng katawan, bilog na bilog, ang taba, ang healthy niya, ang cute niya. Pinapakain doon ni Sir ay special dog, puppy. Then, syempre ako, kinuntinyo ko lang yung special dog. Pero napansin ko kay Tyler, parang hindi niya masyadong, yun nga, yung term na hiyang. Kasi halos ayaw niyang kainin. Nung dumating si Tyler dito, 1 week to 2 weeks, halos hindi siya kumakain ng maayos, tubig lang ang iniinom. Ang pinapakain ko, special dog. Ngayon, hindi siguro trip kainin ni Tyler yung special dog. Paminsan-minsan lang siya kumakain, minsan once a day, minsan buong araw hindi kakain, puro tubig lang. Then napansin ko, nag-dry siya, pumayat, pumangit yung coat niya. Then nag-try din ako ng pedigree puppy. Ayaw rin kainin. Siyempre, problemado na ako, no, na first time ko magkaroon ng husky. Sabi ko, ang hirap pala, sobrang picky eater. May mga nagko-comment sa akin na, Paps, ang kinakain niyang aso na yan ay, ano daw, chicken breast. Kailangan mong lutuan ng chicken breast yan. Kailangan mong ganito, ganito, ganyan. Eh, ang naisip ko naman, oo, magandang idea rin yun para kumain yung husky. Ang naisip ko lamang, negative side, what if pihi ka nang kumain yung aso, papakainin ko pa ng boiled chicken breast, edi, paano pag naging mas pihikan lalo yon? So, hindi ko muna sinunod yung ganung pero salamat sa nag-comment. Ang ginawa ko, dahil talagang problemado na ako no? Ang payat na nung aso, tapos ang liit, parang hindi siya talaga bubulas na hindi siya tumatangkad talaga, hindi lumalaki yung katawan. And then, tinry kong pakainin ng top breed. Yan. Kinain naman niya, nagustuhan niya yung top breed puppy. Tapos, doon ko napapansin na unti-unti, parang buwibilog na yung katawan niya, gumaganda yung coat niya.
Kaya nga dito na pumapasok mga paps yung term na hiyang-hiyang. Kagaya naman si Athena, pinapakain ko rin ng pedigree adult yan, ayaw kumain. Minsan sinusuka niya, tapos minsan hindi niya ginagalaw. Ang trip niya talagang kainin, top breed puppy. Ito namang si Chelsea, yung aking German Shepherd, sabi ko nga mahirap siya pakapalin. Ang hiyang niyang dog food, pedigree adult. Pati si Bella, pedigree adult din, ngayon nagbubuntis siya. Kaya nga ito yung term ko na sabi ko, syempre, why not? I-try natin yung mga quality dog food, Vitality, Holistic, or Special Dog. Ang daming magandang dog food mga paps. Pero sa experience ko, kay Tyler ha, dun sa husky ko, kumapal siya sa top breed. Hindi ko pinopromote yung top breed ha, pero dito mapasok kasi yung talagang choose your best dog food for your dog. Hindi porkit ang presyo ng dog food na to ay 250 per kilo, yan na yung pilit mong papakain sa aso mo. Na ang effect naman hindi naman hiyang sa kanya or hindi naman niya kinakain or hindi niya trip yung lasa, wala ring sense, di ba? Tip number 3, ito, huwag lang puro dog food ang ipakain nyo. Pwede kayong maghalo ng rice, ng boiled kalabasa, boiled carrots, madami pa, basta huwag nyo lang papakainin ng sitaw. Lalo na sa mga buntis na aso, huwag yung papakainin ng sitaw. So ayun, madami tayong pwede idagdag. Kagaya niya, chicken breast, ulo ng manok, atay ng manok, ang daming pwede. Pero ako kasi mga paps, sa raw feeding, ayaw akong itry eh. Unang-una, sabi nga sa akin ni Doc Jai, pwede raw makapagsali ng parasite pag nagpapakain tayo ng raw feeding. And isa pa, ewan, hindi ko talaga trip na gawin yung raw feeding. Wala ako against, hindi ako against sa raw feeding ah. Ako lang, personally, hindi ko lang talaga natatry gawin. Ako nga pala paps, kay Tyler, kaya ako nagbibigay ng rice kasi sobrang pihikan kumain. Tinry ko siyang lagyan ng konting-konting rice. So ayun, nag-work naman, nagustuhan niya rin kainin. Pero sabi ko sa inyo, wag sobrang dami. Konting-konti lang ang ibigay nyo. Kasi yung rice, source niya ng carbohydrates. Kumbaga yan yung pangpataba ng aso. Pero wag naman puro rice ang ipapakain nyo ha. For example, yung iba, baka simula papi, puro rice. Tapos mapansin nyo, baka ay bakit hindi tumatangkad yung Belgian ko. Siyempre, puro rice lang yun, walang protein yun. E protein ang importante sa aso pag nagpapalaki yan. Okay? Ang number 4 naman na tip, ito yung ginagamit ko ngayon. O, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Okay, feeding routine muna tayo, mabilisan lang. Ito yung ginagawa kong pakain kay Tyler. Nilagyan ko siya ng konting rice. Kasi itong si Tyler, simula pa lang bata, sobrang pihikan na kumain. 6 months siya ngayon eh, going to 7 months. Tapos, ang binibigay ko sa kanyang dog food, itong pedigree. Ay, pedigree. Top breed lang. Top breed puppy. Yan. Ganyang kadami lang. Ganyang kadami. Top breed puppy. Ito yung ginagamit ko pang isa oh. Prime Matrix. Ganyan lang. Pero unang-unang natin dito mga paps. Unang-unang napansin ko dito, gumana kumain yung aso ko. Kasi meron siyang extra flavor. So ayun, stay ko lang to for mga 10 minutes. Kasi si Tyler gusto niya, medyo malambot yung pagkain. Nako, uulan na naman. Nako, ayun na. Pakain natin si Tyler guys. Okay mga paps, itong ganitong consistency, okay na to kay Tyler. Tyler, go! 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 Yan, okay na kay Tyler yan mga paps. Kaso, ayun, binagyo na naman ako. Ang una ko napansin dito, nung nilagyan ko ng Prime Matrix, ginanahan kumain si Tyler. Kasi dati, pag umaga, hindi kumakain to eh. Sa gabi lang kumakain, napakapihikan kumain. So, nakatulong naman yung Prime Matrix para gumana kumain si Tyler. Tyler! Oh, go! Alis na ako! Bilisan mo! Go! Alis na ako! Bilisan mo! O, diba? Gumana siya kumain. Dati pag umaga, hindi kumakain yan eh. Pero pasok na ako. Umuulan na. So, ayun nga no, mga tropa P. Tinesting ko yung Prime Matrix. Maraming salamat po sa pagpadala ng product nila sa atin. At natesting ko kay Bella tsaka kay Tyler. Kasi nagpromise ako na gagawa ako ng review or ipapakita ko yung effect kung ano ba yung naging epekto na to sa mga aso ko. Yan. Ginamit ko po yung Prime Matrix kay Bella nung siya ay 30 days old pregnant. Nag-start na ako. Kasi that time, si Bella, wala talaga siyang gana kumain. Tuwing umaga, hindi siya kumakain. Then pagdating ng gabi, nagsusuka. Nag-a-acid siya. So, syempre, buntis nga. Pero simula naglagay ako ng Prime Matrix, mas ginanahan kumain si Bella. Yun yung unang-una ko talagang napansin. Kasi, maamoy mo yung Prime Matrix eh. Meron siyang talagang parang, meron talaga siyang added flavor na
mapagana talaga kumain. Appetite for dogs. So guys, yung presyo at yung mga benefits, andito ilalagay ko sa screen kung ano yung mga pwedeng makuha sa Prime Matrix. Pero ang talagang napansin ko sa Tyler, yan. Ang laki ng nilaki ni Tyler. Gumanda yung katawan niya, bumilog, tumangkad siya. Dati nga akala ko nabansot si Tyler eh. Kasi ang liit-liit niyan, di ba? Pinost ko yan, 5 months na, parang tutang-tuta pa rin. Ngayon, ang laki ng nilaki ni Tyler. So, ayun yung effect ng Prime Matrix. Kaya nga ngayon ko lang siya ginawa ng review. Kasi ginamit ko na siya for I think 3 weeks na. Or 2 to 3 weeks ko na siyang ginamit. Nagiging okay naman yung result eh. So, sa mga bibili po ng Prime Matrix, nasa baba, yung Facebook nila ilalagay ko dyan. Okay? And tip number 5. So, ito. Kailangan nyo ng proper exercise. Yun. Kailangan nyo pagurin yung mga aso nyo. Kasi don't expect nakakain niya ng madami if lagi lang nakakulong sa maliit na cage. Lalo na sa mga Belgian, German, Husky. Importante na nakakapaglaro sila sa malaking cage, nakakatakbo sila, nakapag-walk sila, napapagod sila. In that way, dun sila mas nagugutom. Kumbaga, mas nagiging gumagana sila sa pagkain. Yan. For example, i-search nyo, Belgian Malinois height chart. Makikita nyo kung sa ganitong age, ano ba dapat yung height ng Belgian nyo? Ano ba dapat yung timbang? Para ma-estimate nyo rin kung talagang payat yung aso nyo, di ba? Okay. Okay na tong mga tips na binigay ko. Sana nakatulong yung mga senior kong experience sa inyo. Yan, di ba? Sabi ko nga, ito, tip lang. Kaya may disclaimer tayo sa simula. Kasi, pwedeng gayahin nyo. Pero at your own risk na, di ba? Basta ako, yun yung experience ko. Sinashare ko lang sa inyo. Okay, shout out muna tayo mga tropa P. Shout out kay Mark Oliver Javier. Ibo ni Jun. YouTube channel po yan sa mga pets din. Nagbablog si Sir. Yan. Subscribe nyo rin. Tropa P natin yan. BM Guevara. Yan. At ang aso niyang si Aya. Roderick Sorillo from Tondo. Jos Naix from Bicol. Chelsea Capul. BM Benum. RD Cabuena from Lagonglong, Misamis Oriental. Mark Surita from Negros Occidental. BM Chopper. Bayani Bambasi from Santiago Isabela. Jan Ferrer. BM Luna. Donel Angelo Malilin. Harold James Pamonag. Okay, yun lang muna yung mga shoutout. Medyo madami pa tayong nasa list. At next vlog, abangan nyo po. Okay, hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi. Merong bagyo. Keep safe everyone. God bless. Pop Sneaks out.